Yo, what's up? Ako nga pala si BT. At nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, at meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz News Update TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz News Update TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe, subscribe na po kayo mga katunay kay Showbiz News Update TV. At syempre, huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Tunay na Kritiko. At salamat sa lahat ng mga nag-subscribe dito sa channel ko. Thanks. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng videong ito at bibigyan natin ng reaksyon. Showbiz News Update TV, pasok! Ito ang nakakagulat. Dapat na sigurong gawin mong parte ng iyong gabinete si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang panawagan ng marami sa ating mga kababayan matapos nga di man ang hindi nila maintindihan ang nangyayari ngayon sa kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan na nga ba ang sinasabi ko, no? Kumbaga, syempre, si Tatay Digong nung nauupo pa, nung nanunungkulan pa bilang presidente, nakita ng mga tao kung paano hawakan ni Tatay Digong ang Pinas sa pamumuno niya. Talagang dinidisiplina niya talaga. At yun ang hinahanap ng mga tao kay PBBM, no? Na gawin ng ating Pangulo yung gaya ng ginagawa ni Pangulong Duterte. Na kumbaga, huwag maging malambot sa mga tiwali, no? Lalo na kahit nasa gabinete mo, walang konsintihan. Kailangan talaga gamitan mo sila. Kung mali sila, gamitan mo sila ng tapang at tigas ng dibdib. Yun ang hinahanap ng mga tao kay PBBM. Kasi syempre, nakita natin si PBBM, parang relax lang eh. Kumbaga, cool guy lang ang ating Pangulo. No? Kumbaga, naihahambing siya sa dating Pangulong si Fprrd. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-showbiz, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga ka-showbiz, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di mo ni balitang gawin mong advisor ang dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Ito ang naging panawagan ng marami sa ating mga kababayan sa kasalukuyang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil ayon di mo na sa kanila ay hindi na daw di mo nila maintindihan ang nangyayari ngayon sa pamahalaan dahil mali-maling mga tao daw kasi ang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Banat pa di mo nila ay kaya daw di mo nila piniling iboto at suportahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong nagdaang alalan kasi akala daw di mo nila ay gagawin niyang maayos ang bansa at gagayahin niya pamamaraan ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte kaya naging maunlad ang kanyang pamamalakad noong panahon pa niya. Pero sa nangyayari ngayon sa kasalukuyang administrasyon ay parang kabaliktaran daw di mo noong nangyayari. Wala naman daw di mo silang ma-question na performance ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang kanila lamang di mo noong hindi maintindihan ay kung bakit kung sino-sino at hindi mapagkakatiwala mga tao ng pamahalaan ng kanyang pinagkakatiwalaan. Ayan mga katunay, kayo ba kung sakasakali papayag ba kayo na maging advisor? Kumbaga, makapasok si Fprrd uli sa administrasyon ni PBBM bilang mga advisor niya, 'di ba? Para mas ma-advise ng ating pangulong si PBBM sa kanyang mga gagawin. Kumbaga, tama naman si Showbiz News Update TV na may mga talagang hindi naman dapat na questionin yung mga ginagawa na ngayon ni PBBM dahil ginagawa niya naman lahat ng magagawa niya para umayos ay isang ating ekonomiya. So, dun siya nakatutok ngayon. So, ang nagiging question sa kanya is yung mga nasa gabinete niya ngayon, yung mga nasa administrasyon niya. Kumbaga,
hindi niya maaksyunan. Yun ang binabato sa kanya. Na kung sino-sino pa yung ipinapasok na hindi naman talaga, kumbaga hindi niya naman talaga karancho. Diba? Kumbaga sinasabi, iba pa, yung iba galing pa ng mga Dilaw, galing ng kabila. Kasi kumbaga hindi rin natin masisisi ang mga netizens dahil pinoprotektahan ang kasalukuyang administrasyon. Siyempre mag-iisip, bakit mo pinasok yan? Eh, kalaban mo yan. Kumbaga, ganto, ganyan. Galing sa mga kalaban mo. Mahirap yung mapasukan ka sa loob eh. Diba? Kumbaga, kahit ganong kaganda na yung inilalakad mo, kung pinagpaplanuhan ka na sa loob, yari ka. Diba? Ayaw lang maulit yung nangyari sa kanyang ama sa ginawang pagtitiwala noon, nung panahon ni Apo Lakay. Kumbaga, kailangan mag-ingat ni PBBM at gawa ng aksyon. At sinasabi pa ng ibang mga netizens na may mga na-appoint siya na medyo umabuso ng konti. No? Yun ang mga dapat ayusin ni PBBM kung sakasakali. Dagdag pa, di umano na marami sa ating mga kababayan ay ito daw talaga di umano ang eksakto nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Edwin Marcos Sr. na halos lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan noon at tinuring na kaibigan ni siya rin mismo ang dahilan kung bakit siya napatrasit at napabagsak sa kanyang pwesto. Kaya naman pa, nawagan na marami sa ating mga kababayan ay dapat magising na daw di umano ang kasalukuyang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas at kanya na di mo nung maisip na dapat na siya maging pihikan sa pagpili ng mga tao upang sa ganun ay hindi na siya matulad sa nangyari sa kanyang ama noon. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samat sa aming komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Hi, hindi ko na talaga maintindihan kung ano na nangyayari ngayon sa ating mahal na bayan. Sobrang gulo na. Una, nag-resign lahat ng unang appointees ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pangalawa, tinanggal pa si General Bantag at sa kanyang pwesto. At ngayon, sobrang mahal ng sibuyas. Naku naman, can somebody explain this to me? Hindi ko na talaga alam kung tama pa ba talaga ang naging desisyon kong suportahan at iboto si Pangulong Bongbong Marcos nung nagdaang eleksyon. Kasi ngayon parang nagsisisi na ako eh, kasi kung sino-sino kasi ang mga taong kanyang inilalagay sa mga importanteng desisyon or posisyon ng bansa. Hindi niya iniisip kung mapagkakatiwalaan pa ba itong taong ito or hindi, at basta-basta na lamang yung inilalagay sa kanyang gabinete. Naku naman, pag ikaw ay pagpatuloy mo ang mga ginagawa mo ngayon, Pangulong Bongbong Marcos Jr., ay hindi malabong mangyari din sa iyo nangyari sa inyong ama dati na inilagay lahat or inilaglag lang lahat ng kanyang taong pinagkakatiwalaan. Kaya naman, President Bongbong Marcos Jr., wake up. Ha-hais, wala na tayong magagawa pa kasi nandito na ang problema. Kaya dapat na lamang nating gawin dito ay mag-isip kung paano marisolba ang problema sa ating mahal na bayan. Pero kung ako ang tatanungin, isa lang talaga ang naiisip kong solusyon sa lahat ng problema natin sa ating mahal na bayan. Dapat ilagay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa kanyang gabinete. Ang pinaka-perfect niyang gawin dito ay gawin niyang advisor si Duterte. Kasi kung si Duterte ang kanyang advisor, ay for sure na lahat ng kanyang magiging desisyon ay magiging tama. Kasi alam naman natin na talagang sobrang galing ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte na leader. Siya at siya lang talaga ang nag-iisang presidente na ginawang lahat ng kanyang makakaya para lamang maging maayos ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. At lahat ng kanyang desisyon ay hindi para sa ikabubuti ng kanyang sarili, kundi para sa ikabubuti ng ating mahal na bayan. Naging sobrang mababa ang criminal case sa ating bansa at mas lalong halos mawala na ang kaso ng illegal na droga sa ating mahal na bayan. At ang lahat ng iyon ay dahil kay ating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Kaya kung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mas lalo pang umunlad ang ating mahal na bayan, ay dapat gawin niyang advisor si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Hashtag Duterte is back and cool. Ayun, talagang yung kaso ng mga drugs noon, noong mga panahon ni Fprrd, is talagang bumaba. Talagang maraming natakot, no? Maraming mga adok-adok na natakot talaga ng mga panahon na yon. At nagsitabaan sila lahat, no? Talagang nag-iwasan.
kasi talagang ginagamitan ng kamay na bakal ni Fprrd lahat, no? Pinatitino niya lahat, no? At saka isa pa ang naitulong ng saan naging komento na ito na sandali. At saka isa pa ang naitulong ng ating pangulo sa atin eh yung pandemya. O, di ba? Lahat naman ng mga ayuda eh naipamigay sa mga tao. Kaso nga lang nagkaroon naman ng problema doon sa mga nagbibigay. No, si Fprrd naman is talagang gusto niya talagang ibigay. Pero yung anong nangyayari, dumaan pa doon sa mga sino mang Poncho Pilato, kumbaga yun ang gumawa ng mga mahika, hindi si Fprrd. Hindi siya, di ba? Pero buenas tayo at nakasama natin si Fprrd nung panahon ng pandemya. Dahil talaga eh, hindi tayo nalugmok ng dire-diretso talaga na naging mukha tayong kawawa. Talagang pinilit ni Fprrd na tayo'y makaahon ng mga panahon na yon at makalaban sa panahon ng pandemya. So, hindi naman masama siguro na maging adviser ni Pbbm si Fprrd, no? Para mas maging maganda at malakas, no? Para hindi kung sino-sino lang yung tumutungtong talaga. Talagang ayun na nagiging question kay Pbbm eh, yung kung sino-sino ang tumutungtong sa administrasyon niya. Napakahirap din kasi na kung sino-sino na lang, kumbaga yung mga kasama niya nung panahon ng eleksyon since day one is nawala, no? Isa-isang natanggal at pinapalitan ng kung sino-sino na lang na minsan galing pa sa kabila. Diba, napakahirap naman. Oh, mamaya makakuha ka ng cobra doon at kulawin ka na lang bigla. Ay, ako yari. Ayun ang mahirap doon eh. Diba? Marami sa ating mga kababayan ay talaga naman na gusto na nilang maging advisor ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil ayaw din muna sa kanila ay talaga naman daw na sobrang fit na fit si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa posisyong advisor kasi mapapayuhan niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng kanya magiging desisyon upang sa ganun ay magiging tama na ang lahat ng kanya magiging hakbang sa pagpapaunlad ng ating mahal na bayan. Dagdag pa di mo na nila ay kung hindi daw di mo na ito gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at magpapatuloy lamang siya sa kanyang ginawa ngayon na pagpili ng mga mali-maling tao ay hindi daw di mo na malabong mangyari na maulit sa kanya ang nangyari sa kanyang ama na halos ama. Lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan ay iniwan siya sa ere at inilaglag na siyang naging dahilan kung bakit dati ay pinatalsik o napatalsik si dating Pangulong Ferdinand Edrin Marcos sa kanyang posisyon. Kaya naman para maiwasan ito ay kailangan niyang ng kapangyarihang Duterte upang sa ganun ay maging wais ang lahat ng kanyang magiging desisyon sa pagpili ng mga taong kanyang itatalaga sa bawat importanteng posisyon sa ating mahal na bayan upang sa ganun ay hindi na malagay pa sa mali-maling tao at hindi na malagay pa sa langganin ng kinabukasan ng ating mahal na bayan. At yun ang mga ka-showbiz, ano na ang masasabi mo kung kayo ang tatanungin sang-ayon ba kayo na maging adviser ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang sa ganun ay magiging maayos na ang takbo ng ating mahal na bayan at upang sa ganun ay masisigurado na natin ang kinabukasan ng ating mahal na bayan. Ayun, natating natong hayan ang video na nagmula kay Showbiz News Update TV. Ayan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa Showbiz News Update TV, ha? At tama nga naman is napaganda siguro kung si Fprrd na lang ang kunin, no, para sa akin, ha? No, para sa akin yun ang opinion ko na maging adviser ni Pbbm sa Malacanang, no. Total naman si BP Sara ang vice, maganda yan. So kayo mga katunay, comment na kayo sa baba kung kayo ba ipayag na maging adviser si Fprrd ni Pbbm. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.